Kumusta mga ride? Welcome back sa ating channel at meron tayong bagong segment ngayon. Ito ang tinatawag na Ride Moto. At kasama natin ngayon ang pinabagong Uzi Classic 250i. Tara, samahan niyo ang walkthrough kayo sa motor na to. At first ride impression, tara, ride na Pinas! Okay mga ka-ride, welcome back sa ating pinakaunang segment dito sa Ride Moto. At ito na nga, kasama na natin ang Classic 250i, Uzi Classic 250i, at iwo-walkthrough kayo sa motor na to. So, let's go! Unahin na natin yung dito sa cockpit area niya, sa handlebar area. Dito pa din ang kanyang Classic, bago ng Classic side mirror. Yan, ang ganda niyan mga ka-ride. Bagay na bagay sa motor na to. And also, yung speedometer niya, yung gauge niya is full digital na. At ako yung nakikita sa screen. Pero pag gabi, videoan ko din yan. Ang ganda na niyan mga ka-ride. And ang bago dito sa Uzi Classic 250i ay naka-fat handlebar na siya. Hindi na siya yung naka-clip-ons na nakasubsob. So, this is more on the relaxed side para minaneho mo tong motor na to. Okay, same tank. Iba lang yung kulay niya. This is a matte black version. Okay. Same gas cap. And ito, yung upuan niya ay bago na rin. Tignan natin sa gantong angulo. Ayan. So, full seat na siya. From the rider to the pillion, the passenger. Ito mga ride. Same chrome grab rail. So, itong upuan ay makapal na siya versus dun sa mga naunang version. Eh, malambot. Subukan natin to sa long ride next time. Okay, then we have the new chrome badge niya. Classic 250i na yung nakalagay. With the fuel injection na sticker. Dahil ang motor na to ay, yun nga, fuel injected na mga ka-ride. So, dati nandito yung carburetor niya. Ito yung injector na niya ngayon. May cover din siya para hindi siya agad mabasa-basa. Yeah. And same big engine ng Uzi na may 1.3 liter capacity ng engine oil niya. Same. Tsaka meron pa rin siyang oil cooler from the handlebar going down to the front tire. Alright. So, itong model na to ay dual disc brake pa din. Same with the previous versions. So, ayan, maganda yung stopping power nito mga ka-ride. So, kailangan yan kasi ang laki na ng gulong nito. And we have the 110 by 90 17 at the front. At ang stock tire niya ay Yuan Xin. Yun, Chinese brand siya. Okay. So, we have this two-pot caliper. Each side yan, makaride. So, maganda-ganda talaga yung braking power nitong motor na to. So, ito, nakaabot na tayo sa harapan. Ito yung isa sa mga key features niya. So, LED headlight na siya. Pogi na siya. May mala Batman or Ben 10 na symmetry dyan sa harap. So, yun. At isa pa ang mga turn signals nito ay LED na din mga ka-ride. Alright. Bakal, Lodi. Okay, lipat naman tayo dito sa kabilang side. We have this sticker work sa tangke. And yung kanyang emblem. Uzi lang malakas. And we have dual horn. So, kung gusto nyo magpalit ng mas malakas, okay na siya kasi may kabita na siya ng pangdalawahan agad. Ito yung mga injector area niya. Yung gearbox natin dito sa Uzi Classic 250i ay 6-speed pa din.
One down, five up. At ito yung kanyang shifter. Yan. Ang gusto ko dito ay yung apakan niya ay napofold. Yan. So, just in case tumumba kayo, yan mababali. Magfold lang yan. Ito lang yung delikado. Anyway, still have the side stand and yung center stand and the passenger apakan. At yung shocks niya ay ganun pa din, same sa mga previous versions niya. Yan. Yun, and then we have the chain drive system. O, yun, dito na tayo sa likod. Kanyang gulong sa likod ay malaki din, mga ka-ride. Yuansing din yung brand. At may sukat na 130/80/17. So, tignan natin siya ng malayo. Yung profile ng motor. Okay, dito tayo sa likod. Ganda talaga ng upuan na to. Yung grab rail niya. The same rear lights. Pero ito nga ang version na to, lahat yan ay LED na. Nakikita mo yung LED sa loob. Yan siya. Ito din. At ito. Alright, rusi lang malakas. Ito yung rear profile niya. And ilipat na tayo dito sa kabila. Yan. Alright. Yung braking system niya, mga ka-ride, no? Harap likod, disc brake yan. Kaya maganda din talaga yung braking power nito. Tsaka yung sa likod na caliper niya, laki ng ano, ng pot. So maganda siya. Ganda rin ng ano niya. Brake fluid tank, nakatago. And then may cover dito para sa pump master niya. So maganda, mga ride. Meron tayo ditong napakaliit na lagayan ng tools lang. Ganyan lang siya. Okay. Then we also have this. Bagong emblem nga ulit, yung tulad kanina. Okay, buksan natin itong ano, lagayan ng tools niya para kita nyo lahat. Okay, yan lang yung malalagay dyan. Itong mini tools niya. Ito yung size ng kamay ko, yung tools. Okay, balik na natin yan para may idea lang kayo. Okay. So yun, soundcheck na tayo, mga ride. Okay, so tapos na tayo sa kanyang walkthrough na ikot na natin siya. Ngayon, subukan naman natin siyang paandarin para makita nyo rin yung tsura niya pag pinapaandar na yung motor. So let's go, mag-gear up muna tayo, mga ka-ride. Ride ng Pinas. Okay, mga ka-ride, mag-gear up na tayo at ito yung itsura niya pag kayo ay nakasakay sa Rusi Classic 250i. So ito yung handlebar, tank, ito yung view nyo, ito yung speedometer, yung digital gauge natin. And ano, tara,
mag first ride impression na tayo. Let's go. Alright, maganda yung bitaw. Ayan, binaba ako sa gutter mga ka-ride, okay pa din. Labas tayo dito para mabilisan natin onte. Labas tayo. Ito na yung ating first ride impression. Okay naman siya, pwede ba? Alright. Okay, initial start natin. Okay naman siya. Maganda yung under niya. Mabait siya. Mabait siyang motor. Kumbaga, takbong pogi lang talaga tong motor na to. Maganda yung handling niya dito sa inner streets. Maraming nagsasabi mabigat daw to. Tama lang. Bright yung mga gearings niya, mga ride. Sarap siguro ito ipang long ride. Braking power niya, yan. Baga, hindi jerky yung makina na ito. Okay na okay, para sa akin. Pag mag-overtake naman, meron siyang enough power dahil ito ay 250cc na, no? Sa suspension, yan, nalabang dadaan tayo sa mga humps. Initial impression natin. Okay lang naman. Hindi man siya masyado pang masakit at matagtag. Maraming nagsasabi matagtag daw. Pero sa akin, okay lang. Riding position niya sa new handlebar niya ay upright ka na ng onte, pero parang pa Superman ka pa din ng bahagya lang. Pero mariremedyoan naman yan kung gusto mo talagang nakaganto lang. I-atras mo na lang to o mag handlebar riser pa ulit. Yung humps, huwag natin hintuan. So, antayin nyo na lang ito mga ka-ride pag ginamit natin sa North Loop para talagang ma-review natin ng maayos. So, for now, ayan ito muna ang ating ride impression. Mabait yung makina, smooth naman yung makina. Masarap andarin. Gusto ko nga i-testing ito sa ride mamaya. So, ayun muna mga ka-ride for now, ang ating ride impression. So, kung may mga tanungan kayo at mga inquiries tungkol sa bike na to, i-comment nyo lang dyan sa baba. Yun lang, at gagawin pa natin to ng mas in-depth review pag ginagamit na natin siya sa long ride sa ating North Loop. And yun lang, maraming salamat sa panonood. Ride ng Pinas!